pretend. Ah, hi! So, ako na naman yung masamang loob dito. Kailan ba hindi? Char. Hi, long. Good evening. Magandang gabi. Teka nga, tingnan ko sa Facebook. Ay, ayan na. Live na siya. Tingnan ko muna bago. Tingnan nyo. Silipin nyo kung ano nagaganap. Dahil telepono ang gamit ko. Teka. We're live. Ako din telepono. Dalawang telepono. Telepono na dalawa. Ako isa lang telepono ko eh. Ayan. Yay! Ah, ito pala yung... Ah, meron? Two. Ah, di ba kayong dalawa yon? Ako yun. Ikaw, tsaka si Ingin. Dalawa, oh. Ayan, two viewers, oh. Teka lang. Tinanggal ko na yung volume. Oh, pang, hindi mo tinanggal, hininaan mo. Pang nyelpi mo. How to filter tips that we get about Kineme Bumbum. Ay, perfect. Dahil mainit ang ulo mo kanina, yan ang hindi topic natin ngayon. Hindi mo ba nakita kanina? Kaya pala. Ay, for sila. For na tayong watcher. Okay, hello, for... Kanino yun? Di akin. Sa tabi ko. Hello, good evening sa inyo. So, ito yung live natin na dapat ni Monday. Nag-expend tayo to today. Dahil hello, Grace Ann. Ay, earliest bird. Hi. May earliest bird. Oo. Kaso wala kaming pa-price eh. Wala po kaming pa-premium. Ano pa-price natin? Wala kaming shout out. Ano pa-premium natin? Unlimited? Shout wala out. Rin ako pa-unlimited pa-unlimited lapis, ballpen, kape. Sign. Isusulat ko yung pangalan. Na nakakaligra. Hello. Dalawa na sila. Hi Joy at saka si Grace Ann. So siguro madam, simulan natin kung na explain mo kung bakit ito yung ay bago pala tayo magsimula, binabati ko yung mga alagad ng ibang coaches na manunood dito. Gusto ko yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Pakiayos niyo yung notes niyo para pag nag-report kayo dun sa kamote coach, eh maganda-ganda naman yung maibigay. Ayusin niyo yung notes niyo. Ha? Or babagalan namin yung babagalan namin magsalita para makuha niyo lahat ng detalye. True. Pwede niyo sabihin sa comments pa kay Bagalan. Tapos pakisabi naman dun sa coach na gagamit ng notes namin. Ano, credit naman kami. Hindi naman kami naniningil eh. Credit lang. Libre naman namin binibigay. Credit lang. Huwag lang angkinin. Alam mo yon. Anyways, tsaka sabihin nyo dun sa kung hindi man kayo naka-iPhone, sabihin nyo dun sa kung sino man nag-uto sa inyo, magdalit sa inyo ng iPhone kasi meron dun screen capture. Para ipasa yung video. Para hindi madagdag yung views nila sa atin, diba? Dami ng views. Hindi. O, sige na. Explain na. Pigil lang tayo. Ito, masyado na tayo mapakla. Gigil na gigil eh. Pinituluin. Ayun. Sige, Rhea, ikaw magpaliwanag. Dahil ikaw ang nagkasalanan. Siyempre, ako lagi. So, ang topic natin is how to filter tips that we get about freelancing. If it's like a kamote tip or it's something real. Siyempre, with all this information online, hindi natin masasabi na lahat yan legit. Maraming fake news, as in madaming fake news. Alam nyo yan. So, kailangan nating matutong mag-filter kung alin ang fake news at alin ang hindi. Pero, before you continue, disclaimer lang. Hindi namin sinasabi na kami ang kaisa-isahang reliable source of information. Wala kaming sinasabi na. Ang sinasabi lang, ang goal lang namin for tonight is to teach you or not naman teach you, but to share to you, how do you filter yung information na nakukuha ninyo from everyone else on the internet? Kasi nga, sabi namin ni Nanisa, kami ni Narea, nung unang panahon na nagsimula kaming mag-freelancing, walang ganito. Mm-mm. Eh ngayon,
10 sampera na lang ang nagpipresenta ng success stories nila kuno online. Mm-hmm. So very important na dapat alam natin kung paano tayo mag-filter ng information. Kung totoo ba, tama ba, or what. So yun yung, again ha, hindi namin sinasabi. Kami lang ang reliable at verified source ng info. Wala kaming sinasabing ganon. Wale. Basta ang, ever since naman we started, malinaw naman kami and transparent naman kami dito na we are sharing kung ano lang yung alam namin, what we practice, but it doesn't mean na kami lang yung tama. I mean, we're providing you more options with all these information online. Parang dagdagan din namin yung options nyo para happy lang. Ayon. Diba? Hindi kami yung sole source and hindi kami yung pinaka, pero we can be at least one of your options to listen to. Yun. Kaya for tonight, ang naisip namin talagang topic is to share to you how to filter that in those information. Kasi like sa 12, kasi nga may chat room kaming tatlo, isa sa mga favorite naming topic at the favorite na topic ni Rhea is kapag may bagong freelance coach na lumilitaw. Ako talaga. Sino pa ba? Kayong dalawa lang naman yung Nisa. Pero si Nisa lagi inaaway. Pag may bagong coach na lumilitaw, hindi naman kami yung tipong pagka may coach na lumabas, eh susundan namin kagad si Nisa sa panggigigil at kamote coach na kagad siya. Hindi naman ganon, no? Tinitingnan naman daan namin talaga kung anong offerings yung ganun. Nagdo-due diligence din naman kami. Hindi naman agad-agad pag may bago. Ito talagang dalawang to pag untugin ko kayo. Hindi, joke. O, pati ikaw nga. O, tayo nga, di ba? Di ba sabi namin tayo? Hindi ka tulad. Hindi ka ba? Hindi ka. Hindi, kasi... Hindi ba kasama sa... Hindi. Ay! Hindi ka tulad ni Nisa. Galit agad. Pero galit ako. Hindi. Sino ba may sabi? Si Jeff. Ah, tuwan-tuwa. Akala ko kasi ako nagsabi. Na siya, eh. Nag-explain na siya. Oo, nagpapaliwanag na siya. Hindi pala. O, sige, hindi na ako mag-explain. Anyway, hindi pala ako. Hindi, idagdag natin doon sa sinabi mo na hindi naman ito meant to attack anyone. Anyone, mm-hmm. At saka, gusto lang namin ibigyan kayo ng parang tips lang. Criteria. Very tips. Oo. Tips. Oo. Para ma-filter out nasa sa inyo. Oo. Na nasa sa inyo kung susundin nyo o hindi. Yun. Oo. Na nasa sa inyo kung susundin. Basta ito, sa amin, ito yung parang sinusundan namin criteria para malaman namin kung tunay o kamote ang tip. True. And these are based on our experiences, based on what we read, based on what and how it happened to us. Eme, ganyan. Natawa ko kay Jetly. Hello mga kasat. Ano, sabi ni Jetly. Hello daw mga kasat. Yan, kakapanood niya ng mga vlogger na mga ano. Ano sabi? Hello mga kasat. Hello mga kasatsat daw. Kakapanood niya yun mga kung sino-sino mga vlogger na mga si kung anik-anik ka mga pinag-anik. Si Talens yan. Natulfo kasi yun. Yung Talens? Ah, si Talens ba si kasatsat? Sino si Talens? Hindi ko siya kilala mga yun. Hindi, yung nag-ano. Natulfo siya. Ano ba ito? Yun yung YouTube niya yung namatay yung daddy niya. Tapos na ano siya. Minonetize niya. Mm-mm. Umiiyak siya na before. Tapos ngayon, na viral na naman siya. Kasi yung driver niya may binubog. Mm-mm. Okay, hello sa mga bagong dating. Okay, so let's hello. Start. 17 na sila. Sige, simulan na natin. Tagal na yun. 10 minutes na, hindi pa rin simula pala. Okay, sige, let's puro start. Let's define muna yung term na kamote coach kasi ang tagal-dalas-tagal at ang dalas-dalas natin ginagamit sa dalawang taon na natin itong ginagawa. Akalain nyo, dalawang taon. Kulain mo. Favorite term natin yung kamote coach. Ano ba yung, sinisa yung pinakapasimuno ng term eh. Parang,
Ano ba yung definition ng kamote coach? Para alam ko mga muna utaw. YouTube link ko ng kamote coach para ano, no? Meron akong commercial. Napaka-taray. Napaka-walang hiya. Kamote coach akong ano eh. Kumontroversial siya eh. Hindi talaga hinintay na sa huli ilagay, no? Talaga ngayon talaga. Kasi kamote, baka mamaya iba na yung isisingit ko mamaya, di ba? Alam mo naman. Oo. Oo nga pala, masingit. So, masingit. I mean, sige, habang nagsisingit pa si Nisa, ikaw, Rhea, okay, ano ba yung definition ng kamote coach sa'yo? Habang nagsisingit pa si Nisa? Tinawag namin siya, actually, hindi ko alam kung ano yung direct or direct relation niya sa kamote na crap eh. Oo, pero... for us, ang definition namin ng kamote coaches is yung mga nagpapanggap na expert sa isang field or sa certain fields, sa certain skills, selling courses na hindi naman talaga nila pinapractice or maybe they have practiced it like for like a couple of months or less than a year and then tag themselves as experts selling these courses na yung ibang courses ay galing din lang naman sa in-enrollan nilang course and whatnot. So, these are the so-called gurus na feeling nila or tinatag nilang sarili nila as experts in these fields. Oo. And then, monetizing their so-called expertise nagli-leech sila sa mga newbies na napapapaniwala na nila na expert sila. Mm. Ikaw, Nisa, pero ano in turn, hindi naman pala. Nagsimula sa akin yan sa ano, nagsimula yan noon sa akin yung kamote coach. Kasi, noong 2017, ilalabas ko yung comment ni Jetty. So, yung 2017 kasi, bigla na lang nagsulputan yung mga ano. Buisit ka, Jetty. Ito pala yung masuayos. So, bigla nagsulputan yung mga coaches. Meron yung, kasi ako, since 2015 and 2016, member ako nung ano, Upwork PH na social media council ng PH talaga. So, nakita ko yung pag sulpot ng mga coaches, nakita ko yung pagsulpot ng mga groups. So, parang, meron ako nakita na parang, hindi naman siya freelancer, nagkaroon lang siya ng isang client. Tapos, biglang may offer siya ng 3,000 pesos na para VA course. Para daw maging expert VA, para maging expert VA ka. Pero, iisa pa lang yung client niya. And, ang sa akin, paano ka magiging expert sa isang bagay na sobrang wide. So, ayun, yun sa akin, yung parang, yun nga, yung kay sinabi ni Rhea, na parang binabalandra nila yung expertise nila, tapos ginagawa nila ng way para kumita. Pero in fact, hindi naman talaga nila ginagawa. Yung parang, nabasa lang nila sa blog, nakuha nila sa daldala natin, kapal na mukha. Totoo yan. Hindi, totoo. Ay, yun. Marami ako nakitang proof. Actually, meron akong kwento lang sandali, ah. Isa lang. Ah, sige lang, go lang. So, Biyernes naman eh, so okay lang. Hindi, meron kasi kaming parang napagsuspetsahan na namin ni Mark noon yun, dun sa Freelancing with a Heart. Parang napagsuspetsahan na namin na merong kumukuha na coach. May YouTube yun si coach noon eh. Ewan ko ngayon. So, parang, ang ginawa namin, meron kaming nilabas na parang info na medyo mali. Like, for example, 30% yung totoo. Sinabi namin 35. Yung parang ganun lang. Maliit na difference lang. In-experiment lang namin kung kukunin niya yung info namin. Tapos yun nga, yung maling info namin, kinabukasan, may video na siya. So, na-prove namin na kumukuha nga siya ng content doon sa Freelancing with a Heart. But sa amin, okay lang, free namin binibigay yun. Kaya lang kasi sila, naiinis lang kami kasi sila, parang pinagkakaperahan nila yung minimonet. Free. Yes, so yung free info na pinamimigay natin, pinagkakaperahan nila. So, yun lang naman yung problema. Doon sa lang okay. So, balik tayo sa... Dinagdag ko lang doon sa siningit ni Nisa, no? Sige. Saglit lang. Yung ganyan na pinagkakakitaan na, may nakita... Ano mo yun? May nakita. Ano sabi? Dagdag daw yun sa siningit ko. Eh, lugar ko yun, hindi naman ako sumingit. Sorry na, kasi kaya ko lagi ka
Init eh. Okay na? Okay na. Init ulo. Idadagdag ko. Galit agad. Alam mo, buti na lang talaga, hindi tayo nagla-live session ng madalas kasi kundi magbubugbugan talaga tayo. Ayoo. Royal Rumble. Anyways, eto na. Idadagdag ko lang sa sinabi ni Nisa. May nakita kong ganyan. Nag-offer siya ng mga courses. Ng how to start, MMA, ganyan. Tapos pag tiningnan ko yung listahan niya ng ino-offer niyang courses, parang lahat yon diniscuss na natin. Alam mo, kating-kating na akong i-post doon sa comment yung link ng mga uploaded videos sa YouTube. At, ay mga ateng, panoorin nyo na lang to, wala pong bayad. Kasi hindi naman ako ganun kabastos. Group nila yon. So, ayoko namang maging bastos. Kaya hindi ko ginawa, syempre. Pinigilan ko naman yung sarili ko. But, yun lang. In any case naman kasi, information naman, unless ikaw yung promotor at ikaw yung originator ng idea, information is free for everyone to use naman. Pero yun nga, you just have to credit. Kasi kami, kahit ako, as I mean, as a professional trainer and as a, someone who has been doing it for 20 years, I use theories, I use ideas, I use concepts na ginawa ng ibang tao. But the right way to do it is to credit other people. O sige, balik tayo sa definition natin ng kamote. Rhea, nasa harapan ka ng computer. Anong definition ng expert? Punta sa m-w.com. Dali. Ito na. May chinachat ako eh. Astorbo naman to. Nasampalit ito na. Ka. Dali. Chinachat mo, kliyente ba yan? Ito na nga. Hinahanap ko ito. Hindi. Nalakarapanip na. Nakakabuisip ko. Natatrap. Ito na. Ito na. Ako, kliyente ba? Usap ko eh. Sandali ah. Expert. Definition of expert. Yes, nandun nga ako. One with a special skill or knowledge representing mastery of a particular subject. Correct. So yun nakagadyan. Another one. Mastery of a particular subject. Meron pa. Oh, yun na nga. Multiple having, involving, or displaying special skill or knowledge derived from training or experience. So, training or experience. Experience. Oh, meron pa? Mm-hmm. Meron pa? Wala yun na. Lang. Oh. Ako, ang isa pang category ko talaga ng expert is that for you to become an expert, you have to be a thought leader. You have leader. To be doing this. Yeah. Well, sabi kanina, experience, sinabi na yun. Pero ako talaga, yung pinaka-importante sa akin is you have to be a thought leader. Pag sinabi nating thought cut leader... Cut off kita. Ha? Wait lang. Nanon si Bebe Boy. Hi, Bebe Boy. Hi, Bebe Boy. Namiss na kita. Wait, God. Namiss ka na namin, Bebe Boy. Alam niya kung sino siya. Oh my God. Ang mga kalandian ng 2007 na bubuhay. Teka lang. Okay. So yan. Pag sinabi nating thought leaders, ito yung mga tao na yung opinions nila matter in the industry na ginagalawan nila. So for someone to call themselves an expert in something, that means they're thought leaders. Importante yung opinion nila to people. So I think yun yung isa sa... Oo. So, kumbaga, yung opinions nila shape the industry. Yung ganun ba na yung konting isipin nila, napakalaking bagay sa buong industriya. So ako, una kong category, kung totoo ba ito or galing sa Kamote Coach, number one, are they thought leaders? Are they experts? In term, eh, pag expert naman sila, the second question is that, do they have experience? Oh, wait lang, akala nyo, kayo lang may fan, ha? Ano na, hindi ko nakita. Kala nyo kayo lang. Mama! Hinati tayo ni Bebe Boy sa comments. Magbasa kang comments. Eh, dali na sa salita ako. No, wala tayo. Dali lang. Sige, tali mo na. Nag-i-discuss ako. Bebe Boy, huwag ka magulo. Papansinin kita mamaya. Ha? Kalma ka dyan. Ayun. So, ako yung unang set of categories ko. Number one, he has to be the person has to be an expert. Kasi, tinuturuan niya kayo eh. So, ayun yung definition natin ng expert. Number one, has a special skill. Yung special skill na yon is derived from either training or experience. So that means dapat ginagawa nila and or nag-training sila for that specific skill. Tapos yung pinagkunan nila ng training ay isang expert din. Mm-hmm. Plus the fact that they should be thought leaders. To me, they should be thought leaders na. When they say something,
the industry changes, the industry follows. So sa akin ganun yung una kong concept ng pagiging yung paniniwalaan nyo na tipo ng feedback. Oh, kayong dalawa, ano na may dadagdag nyo? Tapos na akong mag-discuss, yung totoo. Before ako magdagdag, shout out kay Dave, di ba? Huwag mo magpapashout out ng mga friends and kay Sean Bean and sa lahat. O, pati naman si Bebe Boy. Itawa niyo, ang lande. Ay, naku, dahil kung alam ang kwento ni Bebe Boy, huwag kang ano. Hindi mo alam ang kwento ni Bebe Boy, kaya hindi mo kami maiintindihan. Meron ako shout out. Akala nyo kayo lang ah. So, mag-ano ba talaga tayo? Magsa-shoutout lang tayo. Ano to? Akala ko kasi Makikitera. Akala ko radio show. Di, gusto ko lang, kasi nakita ko nanonood si ano, yung friend ko. May friend kasi ako si Alvin, tapos yung partner niya si Annalisa. Hello? Ay, may friend ka pala? Lay mo yun? Dami na umaaway sa'yo. Dahil dun sa ano, dahil dun sa Kamote Coach na video ko, o diba, nagkakilala kami. Ayan, so go. Ayun. Hindi kayong dalawa. Sige, ito talaga. Dugtong natin doon. I super duper agree with Jeff, no, na for you to become an expert or for you to call yourself an expert, kailangan talaga may bearing yung name mo sa industry. Like, kapag, halimbawa, pag pinag-usapan tong industry na to, mababanggit yung pangalan mo na nakakabit sa industry to for you to become an expert on that field. Number two, hindi lang basta experience na 1 month, 2 months. Sabihin na natin na meron talaga mga taong super fast learner, pero yung experience, hindi mo siya makukuha ng short time lang eh. Kailangan, pagbubuhusan mo to ng maraming panahon, at hindi lang yung pag-aaral mo about that field, but what you have contributed on that field. Like for example, so, when I say something about training. Sorry. Sige. Sige, sumingit ka na. Isisingit ko lang na yung expertise mo, yung pagiging ano mo, yung pagiging thought leader mo, hindi yan ini-impose. Ay, okay, ako na wala kayo. Oo, hindi. Hindi mo ako tapos nagbasa ako. Pinapakinggan ko yan. Ay, gusto mo lagi ka karap sa'yo. Sige. Akala ko sisingitan mo ko eh. O, yan na. Hindi, pinakayaan ka nga namin eh. Hindi, ayun. Yung hindi siya ini-impose. Hindi siya porket gusto mo magkumita ng ganyan, sasabihin mo magiging self-imposed influencer ka or expert in the field. Ganun. Expert. So, oo, hindi mo yan i-impose sa sarili mo. Influence is never peddled. It is earned. So, hindi siya binibenta. Uh-uh. You don't sell influence, you earn influence. So like to what Rhea is saying, like for example, if I talk about training, people cannot question my experience in training. I have 20 years of solid learning and development experience. So when I talk about training, it means that I've been doing training for 20 years. So I may not be an expert, I may not be a thought leader, but my experience definitely has told me what I say about training right now. So yun yung sinasabi ni Rhea na experience, hindi yung isang client, dalawang client, isang buwan, tatlong buwan. True. Hindi yun nakakabuo ng experience solid enough for you to become the source of knowledge. Di ba Rhea yung ginagawa natin, Nisa yung ginagawa natin, like, pag may lumilitaw na so-called expert, ano yung ginagawa natin? Hinahanap natin sa Upwork. Sa Upwork, sa LinkedIn. Lahat ng mga online footprint nila hinahanap namin. Para lang malaman namin kung totoong expert. Saan ang makikita natin sa Upwork? Ay, meron ako isang pata. Ay, Diyos ko Lord. Kung makapalag ng tapos makikita mo yung work history. Hindi sa minamalit natin yung earnings ha, pero expert yung work history mo ilang buwan. Sinabi mo kasing expert ka, so dapat medyo high paid ka na, oo. High profile ka na. Expert ka na eh. Dapat mataas na yung ano mo, mabango ka na, ganda-gandahan ka na doon, ganda-gandahan na yung profile mo. Eh, anak ng patatas, pag nakita mo, nielpis ako si Ina yung profile picture, may kaldero pa sa background, Diyos ko naman. Tapos, expert ka. Tsaka pag tinignan mo yung work history, di ba?
Oo, tapos yung work history, ilang buwan. Tapos, alam mo yun, below $5 pa yung rate. Expert ka eh. Dapat, hindi na ganun. Hindi, ako, I mean, siguro hindi pwede kami na ano. Early to te, early. So, kung sasabihin mong baka per project, no, early rate ito. Hindi, na I mean, para pwede siyang, ito naman, inano mo agad yung sasabihin ko eh. Hindi, pwede siyang ano. Sige. Sige, mag-away tayo. Sige. Parang mainit yung ulo natin. Hindi, pwede ano siya to, baka naman ito na huling episode natin kasi magtatapakan na tayo. Hindi. Pwede siya kasing, sorry. Pwede kasing nag-direct client na sila. But still, kung nag-direct client sila, kailangan makita mo yun sa LinkedIn, sa FB page oo nila, hindi pwedeng wala lang. Kasi madali lang sabihin yan eh. Madaling sabihin sa mga followers mo na meron akong direct client, ganito yung binabayad niya sa akin. Pwede kong i-detail. O ganito yung binabayad ng isang client, ganito yung bonus na nakukuha ko. Marami akong clients, so familiar. So, di pa pala. So, ayun. Hindi, kahit ano yung sinasabi na, ano yung nakita natin na nag-earn daw siya ng ano, $60 per hour. Pero nung chinik natin, specific kasi yung sinabi niya na sa Upwork eh. Na $60, tapos diba? Sa Upwork, isang oras niya, lang. Oo, na $60. Oo, per, oo, na $60 per hour siya. Sa isang oras na earn niya $60. Tapos pagbisita ko ng Upwork, at iba yung pangalan niya sa Upwork, at iba yung Facebook, yung mukha niya iisa. So, Diyos ko naman, Day. Hindi, wala hindi pa nga siya 2 days per hour na rate. Oo. Hindi sige, natin go. Sila so, ano ina-attack, ha? Hindi natin sila ina-attack. Ang sinasabi natin, if you claim to ito be yung an example. Expert, it has to show. You have to have the proof to claim that you are an expert. Katulad namin tatlo, never namin sinabing expert kami. Ang parati namin sinasabi, we just share our experiences. Tapos, when we share our experiences, wala kaming sinasabing pangako sa inyo. Hindi namin sinasabi, pag nakinig kayo sa amin, magiging 6 digits ang pera nyo. Hindi namin sinabi na magkakamal kayo ng salapi pagka nakinig. So, wala rin kaming brand promise na sinasabi. So, to me kasi, or to us three, I think we could safely say na if a person presents him or herself an expert, they have to prove it. They have to have the data. Mm-hmm. They have to have the numbers to prove it. To support it. Oh, hindi pwedeng screenshot lang ng bonus sa PayPal and all. Ito pa. Ito madaling pa, ito maano pa. May ano pa ako. Madaling screenshot ng e-commerce na dropshipping. Million ang papakita mo, pero hindi naman yun yung income mo kasi magbabayad ka pa ng marami, di ba? So, madali kasing gross yun mas-way. Eh. Oo, madaling mas-way yung mga tao sa mga screenshots. So, yung mga tas screenshot, pa. I-ano nyo. Siyempre, fair naman tayo. Hindi lang naman Upwork tinignan natin. Eto si LinkedIn, te. Pinull up ko si LinkedIn. Siyempre si LinkedIn, i-update mo yon kung ano yung mga recent ano mo para updated. So, pagtingin ko, yung experience niya sa field is wala pang 1 year. Parang almost 6 months sa iisang company for that specific skill. So, how can you say you're an expert? Tapos, sa title niya mismo, expert at chuchu nakalagay pa rin ba? Expert pole dancer, ganyan pa rin ang nakalagay. Pero mga 6 months pa lang siyang nagpo-pole dancing. Expert isang kumpanya, isang model. Bar pa lang. At isang bar pa lang yung pinag-pole dancingan niya, di ba? Pero yung, so, ano, yung isang isipin niyo yung at very recent, ta, very recent. So, hindi mo sasabihin na hindi lang niya na, baka hindi niya lang na-update. Eh, very, very recent, yung, eh. Yung, so, isipin mo yung mga masters, yung mga monks, mga masters, ganyan. Kasi, everyday nilang ginagawa yun, pero hindi pa rin sila natatapos mag-practice. Tapos, parang, alam mo yun, yung parang hindi mo makukuha yung expertise mo sa iisang client. So, ang sinasabi lang natin, the moment na nagyabang sila, tapos yung intention nila is to earn, for example, yun nga yung kinikwento natin sa Upwork na parang sabi niya, kumikita siya ng ano ba, 40 o 50, tapos bigla na lang siyang may YouTube video na ano, how I earn this, ganto, ganto. Pero pagtingin natin sa Upwork niya, 1 hour lang naman yung $40 niya.
So, 'di ba, yung intention mo nun is to monetize yung ano mo, yung 40 hours na yun, and misleading siya kasi hindi naman siya talaga 40 hours. I mean, 40 hours siya, pero hindi naman siya regular job. So, parang mislead I mean, mo mga tao. Per hour. Uh-oh. So, hindi. Kasi, to be fair din, di ba pinanood mo yon? Wala naman siyang lesson. Okay, sana kung may lesson siya eh. Oo. Ang tiyaga ko, di ba, pinanood ko talaga kasi I want to see something. I parang gusto kong i-prove na mali yung iniisip ko. Eh, na-prove kong tama eh. Yeah, tsaka ang point lang. Okay. So, step one is to really do your due diligence. Yun lang naman yung sinasabi namin eh. Number one is to do your due diligence. Ano ba yung due diligence? Do your research. Yun lang yun. When someone claims he is something, they are something, it has to be supported by data. Like if I claim myself, like ako even in my experience, ay, alam ni Rhea to, sa LinkedIn ko, hindi expert ang nakasulat doon. Ang nakasulat doon, learning and development professional, instructional designer. Uh-oh. Tapos naka-outline lahat ng positions ko for the past 20 years. So, when you Totoo. Claim... expert kalagay. It has to be backed up. Okay? Uh-uh. Tapos, ngayon, pag-usapan natin tatlo yung quality ng feedback. Let's start first kung yung laman ng feedback. Paano natin, based on sa... isang feedback, paano natin malalaman na yung feedback ay galing sa isang reputable source or yung feedback ay galing sa isang kamote coach? Based sa content, ha? Content lang muna tayo. Based sa content. Oh, yung laman lang ng feedback. Number one. Ay, nung information. Siyempre, yung iba naglalagay ng putyo-putyong course outline, which is dapat kung course talaga yan, syllabus or course outline mo dapat maayos. O, kunyari na lang. Sige, dun sa mga ine-enumerate niya na mga ino-offer niyang maituturo niya or makukuha mong ganansya dun sa course na bibili mo sa kanya, tingnan nyo isa-isa. If it's something that you can find online for free, I don't think that you really have the reason to pay for that coach. Number two, look for something very specific, especially about na dun sa field na sinasabi niya na expert siya and may isi-share at may tuturo niya sa inyo for a fee. Look for something specific, something technical na hindi parang very general yung pagkaka-discuss niya. Kasi, i-relate ko lang, kasi very recently may inattendan kami ni Mayor na parang learning. And it's free kasi alam kong free. Alam kong introductory yun kasi free eh. And then there's a catch na if you want to push through, bayaran mo si proper course. But the good thing about it is, nung habang nakikinig kami for 3 hours, very transparent sila na this is just an introduction. Pero yung course ay ganito yung cost, ganyan-ganyan, and yung class ay magsisimula ng gantong araw. Onset pa lang, sinabi niya na. Sabi ko, okay, expected kasi free. So, introductory lang yan. And, meron talagang parang... malinaw na. At least a first... Oo. Nung courses na, like, pinakita yung buong syllabus ng course or yung kung ano yung buo. And then, parang first part lang yung itinuro niya. Tapos, sabi niya, syempre, hindi ko natuturo yung dulo. Eh, hindi na kayo nagbayad. Correct. Which is... naman yun. Oh, totoo naman. Lalo naman talaga, pag professional trainer ka, hindi mo bibigay lahat. Tsaka yung ano nila, totoo na yung binabanggit nila ng mga strategies na tuturo nila is tinry namin i-search ni Mayor online and hindi namin siya nakikita. Parang something very specific sa kanila kasi sila mismo nagsabi na every time may tina-track down talaga nila and tina-take down talaga nila kasi pinag-anohan nila yon, parang they studied about it para ma-formulate nila yung ganung strategy. So, talagang binabantayan nila yung online world and tinetake down nila if ever makakakita sila ng mga leakages from previous students siguro, ganyan. So, well, what I'm saying is, for a specific field that na gusto mong enrollan,
dun pa lang sa course outline, sa introduction pa lang, kailangan may something technical na and something specific about the field. Kapag ito puro general lang and information that you can find online, well, I don't think you have to pay for it. Or it's parang reasonable for you to pay for it. Just Google it na lang. Oh, eh, si Mian kasi pinag-usapan ni Rhea is yung course eh. Pero ikaw, Nisa, like, for general feedback lang, yung mga comments, yung mga suggestion, replies na nakikita nila on Facebook, let's focus on the content. Ano, paano ba natin malalaman kung, let's say, ang isang specific, let's say, nag-post ako ng concern sa Facebook group? Paano ko malalaman sa, let's say, sa set of replies kung nanggaling siya sa reputable na tao or pagdududahan ko yung reply? I mean, just for the content muna, ha? Wala pa yung ibang elements. Siguro ako sa umpisa kung salesy siya. Yung parang very hard sell, laging, no? Yung parang yung parang aanuhin na niya yung sarili niya, parang as an expert in this, ganito, ganito, na ito na yung nagawa ko, ito na yung nagawa ko, meron akong ganitong clients. Ang ginawa ko, parang in-explain niya muna yung sarili niya na meron akong ganitong clients, meron akong courses, nagtuturo ako ng ganitong students bago niya sagutin yung tanong. Oo, so, parang funny, he's selling his Oo, nagsisell na siya. Bago pa siya magbigay ng sagot. Yes, oo. Whereas kung totoong gustong tumulong nung ano, detailed mo ibibigay yung sagot. Hindi ka magka, Without referencing yourself. Oo. Or pwede mo naman sabihin yung sarili mo sa huli, or parang to know more, you can join ganto. Pero kung umpisa pa lang, parang yun na yung tinidikdik mo dun sa ano. Parang for me, ano na, red flag. Dumadami red flag to. Ako, isa sa akin talaga yung ano, yung jargon. Napakalaking bagay sa akin ng jargon. Kasi for you to talk about an industry, a specific industry or a specific item, kailangan alam mo yung jargon. Doon ako maniniwala na alam mo. For example, sumali ako recently ng isang instructional design group. Alam mong lahat doon instructional designers because they talk about jargon. They talk about SAM, they talk about Agile, they talk about the different tool out there. So, alam mong instructional designer silang lahat. Kasi kung hindi gumagamit ng ganon, di ba? Parang, what's the deal? Paano mo ako mabibigyan ng advice sa isang bagay na ito mismo? Hindi mo alam. Oo. Yung tips niya mismo, hindi ko alam paano i-explain. Pero kung mahilig ka kasi magbasa, kung mahilig ka magbasa sa ng mga blogs, ng mga articles, sa isang tingin mo, malalaman mo kung ano yung gamit na eh, na tips. Tapos, kunwari, yung parang, kunwari, yung productivity tip. Yung mga gamit ng tips dyan, wake up early, have a morning routine, morning pages, mag-coffee ka, or wake up earlier. Yun yung mga gamit ng tips. Pero kung yung productivity tip niya is something specific, like for example, hanapin mo muna yung schedule. Parang kinuwento ko yung YouTube ko. So parang kung yung ano niya, yung tip niya is parang something specific na marerelay ng lahat ng tao. Like for example, hanapin mo muna kung saan yung schedule mo, or make your schedule clear first. Yung parang magagawa ng kahit sinong tao. Yun yung parang mas paniniwalaan ko kaysa yung nagsabi na parang kinolate niya lang from different blogs and videos yung tips niya. Ayun. At saka, another indicator for me, kapag dun sa mga, katulad yan, sa mga forums, Facebook group, pages, yung mga how these coaches present themselves. For me, nalalaman kong kamote coach siya kung una-una, masyado siyang maere na parang ganun sa in-explain ni Nisa kanina. Tapos, yung mga responses niya is inihanap ko kasi talaga yung katuloy sinasabi ni Jeff eh. Something specific, something technical about that field. Yung parang siya lang mismo yung makakaturo. Oo. Tapos, syempre, hindi naman lahat tayo, halimbawa, ikaw, kunyari ikaw, Lisa, parang lurkers sa mga Facebook groups na to. Tapos, hindi mo naman napapanood yung or hindi mo naman nababasa yung iba. So, hindi mo malalaman onset na yung
na-share dito sa kabilang ano na to, grupo ng grupo na to is galing ng paling info doon sa kabilang group. So syempre onset, hindi mo naman agad malalaman 'yon unless pareho kang ano lurker sa both groups, 'di ba? So ang sa akin lang is kasi ako nakikita ko eh. So hindi ko alam kung paano ko sasabihin to as tip sa iba na nakikita ko kasi mga coaches na nangongopya ng content ng iba. Oo. So since kung saan ako pakalat-kalat, nakikita ko yung nangongopya ng content ng iba, eh dun pa lang nabubwisit na ako and kamuteng-kamuteng na ako talaga sa kanila. As in parang wala ka kang sarili mong ideyang unique na maibigay eh. Tapos sabi mo, okay, expert ka. Tinginan mo nga ako. Nagigigil ta- Sorry guys ha, pero nagigigil talaga ako. Nakakita ko ng mga ganyan kasi parang judgmental na kung judgmental, pero ikaw nga wala kang content pero... wala kang ka content na galing sa'yo eh. Kinopia mo nga lang yan eh. Nakita ko nga lang yan sa kabila. Pero, mas nauna siyang nag-post kaysa sa'yo. Pero ganun. To be fair naman, in terms of people that develop courses, wala naman talagang content na original na original. It content is always a result of other people's ideas, yes, thoughts, and opinions. Wala talaga. But the thing is, it always has to be credited. I mean, hello, plagiarism laws. It always has to be credited. Sa classic ko nga na thesis eh, pag nahuli kita ng plagiarize, automatic bagsak ka, walang tanong-tanong. Because you have to credit kung saan nang galing yon. And that does not make you a lesser source of knowledge kung nagke-credit ka. Kasi nga, again, walang idea na fully original. It all stems from someone else, no? That came or that started before you. So it's a matter of really just attributing the idea. So meaning, you cite kung saan yung source mo. Oo. Oh, pero dahil thesis professor ako, dapat MLA format yan or APA format, tama ang parenthetical citation. Naging professor. Kung hindi, ibabagsak ko kayo. Ah, sige, i-specify ko yung galit ko, ah. Yun, na buti binagit mo, Jeff. I-specify ko yung galit ko. Oo, hindi kasi nila kinikredit. Like, they're parang as if it's their own. Kasi di ba merong parang blogger na ganyan or influencer na parang nakasuhan yata and na-charge siya ng thousands of dollars yata kasi parang kinokolit niya lang yung mga idea ng iba tapos parang pinagsasama-sama niya and then he will make it like a short story or a short story. Oo, na parang foreign to eh, foreign vlogger and influencer. Tapos hanggang sa nagreklamo na ng yung una daw, parang pa isa-isa lang, so dinedead mo niya pa. Hanggang sa sunod-sunod na parang yung mga passages yung ng mga iba-iba. Yung inspirational? Yung mga inspirational na episode. Tapos nag-ano pa siya, nai-invite pa siya na mag-talk kasi na parang napaka-inspirational yung magsalita. Tapos yung mga videos niya, parang, oy, very ano, nag-gain siya ng millions of likes and views. Tapos, hindi niya kine-credit yung mga pinagkukuhanan niya ng mga specific quotes. Yun. Kaya ako nagagalit kasi kaya siya nagagalit kasi hindi natin siya pinapatapos. Hindi, kasi ko lang, binabasa kasi ako tungkol sa chickens and eggs. So sabi ko, pucha, parang sa amin galing yun ah. About chickens and eggs te, na passage. Ayoko na mag-quotes ever. Yun lang. May Gaga? Hindi na ba sa'yo nagsimula yung chicken and eggs te? Oo nga. Hindi, yung... hindi nga natin yung... alam kung saan nag-umpisa kung chicken ba o egg. parang don't put your eggs in one basket. Tapos ginawa akong pang banyo, parang meron pa akong more than one chicken every day. Narinig ko din yon sa iba. I mean, nakita-basa ko. Okay. Kasi nga, may mga alipore silang nanonood. Pero hindi sila nanonood sa live kasi dadagdag yung views nila. Kasi makikita. Hindi tsaka makikita. So, edi okay lang, manood lang sila na manood. May i-address lang ako na ano, kasi meron din tayong wrong impression doon sa mga, lalo na doon sa mga established na coaches. Meron tayong parang wrong impression about doon sa copyright and plagiarism na yan eh. Kasi
yung mga meron na ano to ah, totoong coach to dito sa Pilipinas ah. Parang ang sab meron siyang newsletter, tapos yung kwento ng isang admin ng isang group nilagay niya sa newsletter niya. So ang syempre kung nasa newsletter niya, iisipin mo student niya yung admin na yun, 'di ba? Pero yung admin na yun na-offend kasi hindi naman siya student, from scratch siya naging freelancer. So kinall out niya yung ano, yung coach. Pero itong si coach at saka yung mga alibores ni coach, parang imbis ang sin, imbis na mag-sorry for plagiarizing yung kwento ni admin, ang ginawa pa parang hindi ka pa ba natuwa niyan, may exposure ka ganun. So bakit, wow. 'Di ba? Nakakairita kasi parang hello. Kung alam niya lang nakakasira ng pangalan pag na-account na ay naano sa kanya. Nadikit sa kanya. Pero 'di ba, parang ang laki ng tingin sa sarili. Na parang ewan ko, basta meron siyang group of coaches, yung mga elite coaches, kinabukasan nung issue na yon, lahat sila nagsipag-post ng mahahabang status about exposure na parang dapat magpasalamat ka, ganyan-ganyan. So, parang for me, ano ba yun? Parang, di ba? Parang una-unahin niya ba na magkaroon na exposure? Oo, tsaka hello, from scratch nga nag-freelance yung ano eh. Yung tao. Tapos gagamitin mo yung kwento. Tapos yung bandang huli, nag-sorry na, sabi daw, hindi niya daw na-check dahil meron siyang VA na gumagawa ng newsletter niya. Pero hindi pa rin sorry, parang wala lang. Nanisi pa rin ang kanya. Hindi so, pa rin wala tama accountability. Yun. Na wala talaga at akong balik doon eh. Hindi, tsaka remember, hindi mo pwedeng ipasa yung CC sa staff mo. You're a leader. Dahil and responsibility mo yun, pangalan mo yun eh. Oh, that's why you're a leader. At saka ikaw yung... Whenever your staff fails, it's also your failure. It's a bigger failure for you kasi ikaw yung leader ng staff eh. So, that's actually not even a good characteristic of a leader. Eh. Oh, that's not even a good characteristic of a leader eh, na ilalaglag mo yung staff mo. Dapat, which is dapat Nisa, na inako niya talaga. Kasi as a leader, kahit pamali ng staff mo yan, and your staff is under your management, it's still your responsibility. Ganun ako never sa ka na mag-blame, magpo-put ka ng blame, or kahit pakasalanan talaga niya, hindi mo dapat. Tsaka pinalabas mo eh. Nakalabas sa newsletter eh. Ibig sabihin, in-approve mo. Or hindi niya. So nakanino yung diferensya, di ba? So, yun yung content, no? Isa pang gusto kong pag-usapan natin is after content, yung delivery, yung manner of delivery. Paano natin malalaman by way of delivery ng person kung ano siya, helpful or kamote coach siya? Ako, delivery na to ha. Ako, ang number one ko is katulad ng sinabi ni kanina ni Nisa, kapag masyadong hard sell, tapos it's all about me. It's all about me, it's all about me, it's all about me. Pero the answer should be all about the person na tinutulungan. No. Pero so actually, i-address ko lang yan, sorry. Hindi naman na sila, yung mga coaches dito, hindi naman na sila mismo yung nag-ano. Meron na silang alipores na nagiging mayabang dun sa earnings ng mga coaches. Parang sila yung tapos, yung success story ng coach ko, ganun. Kasi, yun yung tinitrain nung coach sa kanila, yung parang ginagawa nilang marketing strategy yung mga students nila, na parang, sige, pagkalat nyo, ganun, ganun. So, hindi na sila mismo yung nagko-comment. Madalang na lang na sila mismo yung nagko-comment. But again, if pero you... na sila parang... But then again, sorry. Sige, continue. Yung manner of delivery na sinasabi ni Jeff, I think pareho kami dito ng ano eh, ng pareho kami ng take dito. Kasi diniscuss na natin ito, di ba, yung live natin na magkakasama tayo. Kasi na pag-usapan namin, ang topic namin doon is yung mga paid courses, ME. So we discussed about the trainers, the trainers themselves. And para sa amin, for you to be an effective trainer, sorry. May dumapong ano, pulisa. Ayun, for you to be an effective... Yan po ang takot ni Rhea. Baka ano yan, ha? Baka ano yan, ha? Nakatakot po si Rhea sa kahit anong kulisa. Gusto niyo po siya patayin sa takot, hagisan niya po siya na lumilipad na ito.
Yung mga ano, mga alien na lumilip. Anyway, mamamatay po siya automatically. Yung, if for you to become an effective trainer, well, training is like, majority, around 90 to 95%, is all about your student. And only a very, very, parang small fraction is about you as a trainer. So, kung ikaw, hindi ka marunong mag-reach out dun sa audience mo, sa listeners mo, for them to be able to absorb what you're teaching them, you're not an effective trainer. You're not a good trainer. You know? Bago tayo magtuloy, meron bang mga magagandang comments dyan? Isama natin sila yes, sa usapan. Yes, sige, isama natin. Kasi sabi ni Rhea, we're not reaching out to our audience. So, ayan, sige. Ano, meron bang mga magagandang comments dyan? May pinag-stop kanina kay Anna. Hi. Tapos si Jet Li, pero may mga expert na din naman, coach. Yun na nga eh. Yun na nga yung mga tahimik eh. Yung mga coach. Yung mga tahimik na successful, na hindi maingay, yun na nanahimik lang dyan sa pali. Pero tumutulong sila in their own way. Yung tahimik, tahimik na ginagawa. Tayo lang naman yung hindi successful na maingay pe. Oo. At least hindi naman natin sinasabing expert tayo, no? Kaya okay lang mag-ingay tayo. Ano yan? Oh, ito, madam, si Mai. Ano sabi? Pabasa? Ang dami ko experience. Awayin nyo na naman ako eh. May pagluwas pa ako sa Metro Manila for workshops ng mga expert. Umuwi ako na nag-iisip ano ba natutunan ko. Puro yabang lang ng income ko, no? Sorry to hear. Mga rag story niya, sorry. Sorry to hear that, Mai. Sorry to hear that. Okay lang yan, Mai. Naintindihan ka namin ni Nisa. Been there, down there. Siyempre, bayad muna bago baba. Doon na tayo nagkita eh. Akala ko ako pa yung mali. So, syempre, bayad mo na bago ba? Tapos si Rome, parang networking na. May upline at downline na. Oo, yung mga downline nila, ginagawa nila minions para ano, para mag... Alam ko ano naging mga minions para pumayag silang maging minions, pero I don't know. Meron pa? Saka may tanong dyan or comment na maganda? Wala naman. Wala na masyado. Okay. So, yun nga, mabalik tayo sa delivery. Ako sinasabi ko nga, pag masyadong hard sell, gaga. So, pag masyadong hard sell, no na kagad sa akin yun. Yung parang, not necessarily the course, pero yung binibenta niya yung sarili niya as an expert. Sa akin, napaka-laking red flag noon na bakit mo kailangan ibenta yung sarili mo as an expert? Kasi if the tip actually works, hindi mo siya kailangang ipilit. Kasi makikita ng tao ng ang value ng isang helpful opinion, yung talagang gumaganang helpful opinion. So, sa akin talaga, delivery, a real person that's willing to help, will deliver it in all humility. Yung parang, in my humble opinion, o kaya sasabihin like, you know, it may not work for you, pero you might want to try this. Yung ganun ba, na hindi siya parang, okay, ito lang ang sagot dyan. Walang ibang kasagutan dyan sa tanong mo kung hindi yung sasabihin ko. To me, that is a big sign na hindi ka panipaniwala at di dapat paniwalaan yung sasabihin yan. Okay. Ikaw, Nisa, may dadagdag ka pa doon? Actually, hindi naman natin, hindi naman siguro natin dinedevalue yung mga ano kasi baka mamaya may natututo naman doon sa mga pinagsasabi. Oh, wala naman kaming sinasabi. What we're saying yung is sinasabi not... lang namin is filter more. Parang tingnan yung mabuti kasi baka mamaya kuha siya ng kuha ng mga ideas ng iba tapos siya yung nagkakapera. So, ikaw na lang sa sarili mo. Siyempre, mas tutulungan mo yung may totoong idea, di ba? Kesa yung talagang pineperahan ka lang. Kasi, kung kumukuha lang siya ng ideas tapos binibigay niya sa followers niya para magkapera, edi pera lang talaga yung habol niya, di ba? So, i-filter out nyo kung sino yung may laman talaga. Yung mataba. Saka, yung ikaw din lang naman yung gaga. Ikaw din lang naman yung... Hindi, saka, ikaw din lang naman yung mahihirapan eh, lalo na kung bago ka, kapag hindi ka marunong mag-filter. Lahat ng sasabihin sa'yo, paniniwalaan mo. And, baka that might get you into trouble kapag ka hindi ka marunong mag-filter ng mga ideas na dumadating sa'yo. So...
importante na yung sinasabi natin is to share kung paano tayo dapat mag-filter. But like what we always say in all of our episodes, at the end of the day, it's all up to them. So, depende sa kanila yon. Kung natututo sila doon and it works for them, then good. I mean, bato-bato sa langit, tamaan pangit. So, I mean, ha-ha-ha, yun tinamaan, maganda ako. Antibay talaga. Antibay talaga ng panganinisa. Antibay ng double chininisa. Iba-iba. Wala kang panga, puro pisngi. Yeah, sa yun yung sinasabi namin. Ano pa? Kayo, ano pa yung mga telltale signs na dapat tingnan ng mga tao? Especially the newbies. Na baka hindi pa natin nababanggit. If it's too overwhelming, it really is overwhelming. So do not get too excited about anything. If it sounds exciting, hold your horses, please. Kapag masyadong exciting para sa inyo, kalma the more na dapat kayong mas maging focus. Oo, kalma, hold your horses. Oo, totoo yan yung excitement. Never decide on an emotional high. Yes. And magagaling to silang mag-market. And mostly, tinitrigger nila yung emotional side nyo to ito, para sa, mas example. Lalo kayo excited. Sample. Sample. Mga madam. Ano sample? Paano po pag ang intro sa iyo, eh gusto mo bang kumita ng 1,000 a month as a freelancer? Ikaw, Rome, anong tingin mo? Ikaw, yeah, Rome, anong tingin mo? Example na yung emotion mo. The fact na tinanong niya yan is na kanti ang something sa kanya and meron siyang duda. Kasi kung wala siyang duda, hindi niya nitatanong sa atin. Tama ba ko, Rome? Nisa, may sasabihin ka. Inanti niya na yung weakness mo na pera. Weakness sa red flag sa akin yun, na parang kapag yung coach mo is parang doon siya nakafocus na sabihin sa'yo kung ano yung kaya mong kitain. For me, red flag na yun. Kasi for me, parang mas binabalandra ko yung freedom ng lifestyle na kaya nating maabot. And hindi yung kita. Kasi parang sa freedom mo, kaya mo lang yan. Yung income mo. Oo. Yung pera dadating. Dahil magkakaroon ka ng oras gumawa ng ibang businesses or kumuha ng maraming clients . So, hindi mo ititrain yung tao na magkaroon ng mindset na sa clients lang kukunin lahat ng pera nila. Kasi parang red flag na sa akin yun, ikaw ba nagagawa mo? Yung coach ba nagagawa niya? For sure, hindi. Kasi hindi yun clients niya . Ano yun . Nagbebenta siya ng course at saka nag-outsource siya ng task. So, kumikita siya nang wala siyang ginagawa. So, paano niya nasasabi na clients yun, di ba? So, totoo. So parang I agree with Nisa, no. Itong yung ganitong intro. Ay, teka lang, bang, gusto ko to . Buti na lang copy filter ko natagpuan ko kayong tatlo. Ay, thank you. Dapat ka nga bang matuwa? Charot. Hindi ka pa ba nagsisisi? Mo kami? Dapat ka bang matuwa na nakita mo kami? May napalakabat kami. Kasi, dun sa mga bago lang na nanonood, kahit off-cam or off-live, kahit sa chat or magkakarap kami, ganito po talaga kami. What you see is what you see. Walang so, what you see is what you see. Ang galing. Live natin. Panorin nyo kung paano kami in person, kung paano kami magbalyahan. Nang magkakaharap. So, hindi kami kasya sa camera. Nagsisiksikan kami para lang magkasya kaming tatlo. Nagtutulakan. Kasi walang gusto. So, ano pa yung dapat nilang i-look out? Or paano pa sila dapat mag-filter? Ano pa yung mga dapat i-keep nila in mind kung mag-filter nga sila?
So, yun, unang-una, kapag it sounds so exciting, yung sinabi ko kanina is, all your horses, preno, and mas natin dapat mag-isip. Pangalawa, kapag yung mga offers nila, aside from being too good to be true, eh, parang, ang dali lang ng lahat. Walang madaling bagay. Wala. Walang madaling bagay na worth it. Kung madali man yan, hindi yan worth it. So, Correct. Huwag kayong maniniwala na yung mga ads nila na ganun lang kasimple in a snap, 6-digit earner na sila, 7-digit earner, walang ganun. Walang ganun. Meron, loto. Isa, or, dalawa, tapos berpehan mo. Mga ganyan na parang they are the right place at the right time, they're awake at the right time para matagpuan yung client, pero sobrang maliit na bahagi. Madam, yung mic mo. It happened to anyone. Rhea, nawawala ka. Yung internet mo, nawawala na naman. Nawawala na. Oh, yeah. Nawawala ka ba, Clara? Siguro kung wala silang sinasabing negative about freelancing, kasi for me, kapag paid ka, hindi ako naniniwala sa kanila kasi ang sinasabi lang nila is yung gusto nung marinig. Hindi sila magsasabi ng negative or parang mahirap kumuha ng client, mahirap ang lifestyle ng freelancing, ganyan. Hindi sila magsasabi ng ganyan kasi may possibility na hindi mo kunin yung course kapag na-discourage ka. So, ayun. Uy, late si Sandra. Hi. Patapos na si Sandra. Ako isa ring importanteng pang-filter nyo ng information is yung sarili nyong set ng values. Pag nakakuha kayo ng feedback, ng comment, ng reply, ng tip, ang una nyong, isa pa sa mga una nyong iisipin, does it align with your values as a person? No, ito bang, kunyari, sinabihan kayo na ganito yung gawin mo, ask yourself, tama ba yung tinuro sa'yo? Pag tinuruan ka ng hack, kasi yun yung term ngayon ng pandaraya eh, ang kanyang tawag nila hack eh. Pero actually, if you look at it, it's hack is pandaraya. So, let's say they teach you a hack. The first thing that you think is your values as a person. What are your beliefs, your value systems? Does it align with your beliefs as a person? The minute that you start questioning, is this right? Then you start also questioning kung tama yung feedback for you. Oo, it's wrong. You start questioning. Well, hindi ko naman sasabihin automatically wrong, no? Kasi sometimes naman, minsan misplaced lang or miscommunicated. Minsan, mali lang. Magkaiba lang kayo ng values. Magkaiba lang ng intindi. Pero the point is, kapag ikaw mismo, in your own self, sa value systems mo, hindi na siya nag-a-align, then you might want to think twice kung tatanggapin mo pa ba. Because at the end of the day, kahit anong feedback ang ibigay sa inyo, kayo pa rin naman ang magde-decide kung ano ang susundin ninyo. Kahit anong tips pa yan, kahit panoorin nyo yung 2 years worth of episodes naming tatlo, kayo at kayo pa rin ang magdedesisyon kung ano ang kukunin nyo at ano yung itatapon nyo sa mga pinagsasasabi namin. So, babalik at babalik siya sa value system. Episode 35 na to. Backwatch kayo sa YouTube. Nandun lahat ng episodes namin. Huwag yung sunod-sunod rin. Baka hindi nyo kayanin. Baka mapanaginipan nyo na kami at sumpa nyo na kami. Buti kung mapanaginipan lang, mamaya mabaliw yan. Wala bang feedback dyan? Wala bang gustong sumali sa ating discussion? Kayo, ano yung mga filters nyo? Sana i-comment nyo para i-share natin sa iba. Kayo, ano yung mga ginagamit nyong pang-filter ng mga information or katulad ng iba, meron kayong mga experience na I saw that word hack sa isang group offering. Ako hindi ko naman sinasabi pag sinabing hack, pandaraya agad ha. Mm-mm. Pero kasi yun yung parang term ngayon eh. If they are giving you shortcuts, parang ikaw din sa sarili mo, parang sinabi nila sa iyo na huwag mong paghirapan yan, kaya mo namang kunin to ng ganun. So parang magki-question mo na yun eh. Yung shortcut. Oo. Rhea, maingay yung mic mo. Rhea, maingay yung mic mo, no? Ang ingay ng mic mo, may background noise siya.
Baka yung kilikili mo lang yan kasi naligo ka. Tsaka yung fan. Pinatay ko yung fan. Hindi, putol-putol talaga yung audio mo. As in, tsaka. Oo, promise. Pag pahuli na, tapos na tayo, nag-chachopi ka na. Oo, kasi sobrang tsaka ng audio mo. Walang halong pang eso. Nagagalit. Magalit sa amin. Magalit ka sa internet. Hindi kayo, no? Ayan, putol-putol. Putol-putol, day. Putol-putol. Oh, sige, habang nagwawala ka dyan at aawayin mo ang Smart Enterprise account mo. Ayan, putol-putol pa kapag nakaka-speaker ako. Iumpisa din, pagpasok, galit din siya. Putol-putol pa rin, day. Ay? Ayan, mas maayos yung wala kang headset. Ah, mas maayos. Okay, hindi mo tayo mag-headset. Di ba, mas maayos. Hindi pa maingay. Yung headset mo yung headset mo yung nag-iingay, day. Ay, bakit? Tapon na yan. Tapon na yan. Tapon na yan. Hindi yan Plantronics, no? Charot. Why Plantronics to? Inuwi mo yan, no? Ng saka? Inuwi mo yan galing sa work. Hindi mo tinapos yung accountability form mo, no? Gusto ko to, may hashtag siya. Hi, Angela. Mayaman ako, charot. Ano sabi ni Angela? Good thing noong nagsisimula ako mag-gain ng info about freelancing. Freelancing with a heart na agad yung page na nakita ko. Hashtag, dun tayo sa totoo. Yes! Dun tayo. Dun tayo sa totoong mga bakla. Susan. Oo. Dun tayo sa mga bakla. Dun tayo sa mga balasubat. Walang modo. Charot. Sa mga bastos. Dun tayo sa mga walang hiya. Dun tayo sa mga karengke. Oo, kayo, I mean, kayo, yung mga nakikinig, ano yung masishare nyo na ginagamit yung filter ninyo? Kasi the others in the ano, baka they can learn from you as well. Hindi lang naman kami yung participants dito. I mean, share. Ano ba yung ginagamit yung pang-filter? Sabi ni Joy, yes po, dami kong natutunan sa inyo kung paano ang mga tama at maling galawan sa online job industry. Sa katulad kong, katulad mong ano? Zero experience. Putol, eto meron. Katulad sa ko, industry na to. Zero experience. Lalo sa ito, akin tenyo. Na. Credit ko sa di ba inyo. Nakakatuwa? Oo. Lalo na kay Miss Lisa. Meron pa lang sila napapala sa atin. Nakakaaliw. Salamat po. Meron palang comment dun sa ano, dun sa YouTube. Sige. Wow, martial artist. Ikaw. Ako ba to? Wow, martial arts. Sabi niya. Ayun. Saka meron tayong comment dun. Alam ko. Teka. Sige, magsalita lang kayo. Pagkakitaan ko lang. Sabi ni Sandra. I mean, ikaw miss. Sabi ni Sandra. Sabi ni Sandra, okay lang naman to work smart while working hard. Basta na makakatulong to make your work easier but not against your values or not illegal or not to abuse. Basta it is for helping you as a freelancer and to help your client. Ang perfect, very diba? Good. Si ano, ito, si Benita. Ang dami kong natutunan sa topic ngayon. Sa ano to, dun sa onboarding. Thank you po, Ma'am Niza at Sir Jeff. Kinalimutan ka, madam. Eh, gagat tayo. Oh, dalawa lang kasi yung nandyan eh. tayo lang ba? Oo, wala si Ben yan. Ah, oo, may 5 minutes siyang ano. May 5 minutes siya next episode, no? Tulog ako. Yung tinulugan tayo ni Bakla. Oh, yeah. Oo. Ano pa yung mga filters nyo? I mean, sige, habang nagla-last word tayo, baka nag-iisip sila. Ikaw, Rhea, last word? Anong dapat i-watch out or paano dapat mag-filter ng information ang ating mga kapatid na freelancers? Ayun. Tuturo ako yung room. Ngayon naman liwanag. Sandali lang. Maraming salamat po sa inyong tatlo. Nagsisilbi po kayong liwanag sa madilim na mundo na na freelancing ngayon. Sigurado ba kayo? Baka mapariwara kayo. So...
Sigurado kayo, hindi, ah. Hindi po kami ang liwanag. Kung noo lang po ni Rhea ang nagbibigay ng liwanag sa sobrang lapad. Kanina nga nagbasa ako, nasa ba yun? Angels daw? Sino ba yun? Two angels, nakakaloka. Three angels that are willing. Halaka, nakakaloka. Angels, Diyos ko po. Alam mo, maraming salamat. Kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako nasabihan na ako ay angel. Wala pa pong nagtangka. Kahit po yung mga estudyante ko sa college, ang tawag sa akin, demonyo. Si Rhea, nung naging trainee ko, isinumpa-sumpa yung klase ko. So, maraming salamat. Sa loob ng 20 taon, ngayon lang po ako natawag na anghel. Hindi ko sinumpa yung training natin, no? Na-enjoy ko kaya kasi kasama ako dun sa mga minions at demonyo. Mamaya may kulto na tayo dito. Tamang daan. Ay, dadali na po ha, wala po kaming balak magtayo ng kulto. Wala rin po kaming balak gawin kayong mga minion. May sarili po kayong... Sabi nga po ni Zenaida Zeva, kami lang po ay gabay. Meron po tayong sariling free will. Gamitin natin ayan, ito. Si ito, hindi napapansin ko. Noong natatanga pa ako workshop. Kapag bukang bibig, eh, puro six-figure or seven-figure na kitaan without sharing how he did it or what kind of work he did for his clients, kamote na sa'yo. Tama yun, May. No? Diba? Sabi nga natin, isa sa mga requirements ng pagiging expert is the experience. So, para sabihin niya na magaling siyang, or gagawin niya kayong magaling na VA, dapat siya mismo magaling siyang VA. Maraming salamat. Isa pa lang, isa pang ano nung mga kamote coaches kasi, hindi nila kayo tinitrain para mag-earn like them. Tinitrain nila kayo to market them. So, yun yung isang titingnan nyo. Kung umpisa pa lang, meron kasi kung may nagkwento kasi sa akin, umpisa pa lang, day one, pinalike lahat. Like, subscribe sa YouTube, like sa Facebook page, sa Instagram, sa lahat. Second day, 4 hours daw silang nagle-lesson. Halos 3 hours, nagkikwento lang siya about himself. Tapos ay? Mga questions din sa part. So, sabi ko, buti na lang hindi kayo nakatulog. So... wala lang. So, parang nagiging networking. Kasi sa freelancing, hindi na natin kailangan ng proof na pwedeng kumita eh. Kasi kumikita na talaga, alam na natin yun. So, hindi na natin kailangan yung mga kwento nilang rags to riches. Kasi kung gusto nilang ikwento yun, edi gumawa sila ng YouTube video or ng post, tapos i-direct na lang nila doon. O basahin nyo to kung gusto nyong mabasa yung kwento ko, ganun. Tapos, direct na agad doon sa lessons na pwedeng matutunan. Kasi, yung rags to riches nila, hindi naman matuto yung mga students niya kasi wala naman siyang sinasabi kung ano yung ginawa niya, ano yung clients niya. Diba? So, ayun. Huwag ka mag-alala, Maymay. Hindi lang ikaw ang natanga sa mga ganyan. May period din kaming tatlo na natanga. Oh, doon nga nagsimula yung advokasya namin dahil nagkakilala kami ni Madam. Pero kasi ako noon, ano ko noon, speaker akong tanga. Akalain mo, tangang listener. Sa dami ng mga speakers na kinuha nila, lahat sila rags to riches, tas ako may deck, mukhang tanga lang. Ako yung may lesson. Ako naman, sinabi ng walang kwenta, ginawa ko pa. So, ako yung makulit na tanga. So, lahat tayo. Ito ko talagang umaasa. Kasi dati, akala ko talaga may mapapala ako. Gusto ko matutunan kung paano. Kasi talaga narinig ko to riches. Tapos yung dakdak ni Lisa, hindi ko talaga pinansin kasi about writing. Eh, hindi ako siya. Akala siyang tumaktak. Snub na ako. Sabi ni Ara, wala silang pakialam kung saan kukunin ang pambayad sa kanila. Totoo naman yan. Oo. Ayun. Diba yung kinuwento kong farmer? Ng... Dun sa video na link na binigay ko dito, yung farmer na kinuwento ko. Mga mahiwagang farmer. So, yun. Yes. No?
So I mean, just keep commenting. Gusto talaga namin kasama kayo dun sa video, hindi lang yung kami at kami lang ang nagsasalita. Marami rin kaming natututunan sa inyo. At saka marami rin tayong natututunan sa kanila. Experience ko naman, legit siya na coach. Ano yan? Ba't nawawala? Uy, isa, ibalik mo. Sorry. Bakla ka. Kasi... ibalik mo, Uy, yung nabasa. Uy, nasan ba? Si Joy? Yan na, nakikita ko. Ayun na. Hindi, kasi sa phone natin yung si Joy. Kaso sobra pang maharlika ang fee sa train ng fee sa training niya. Ah. Tingnan mo yung content, Joy. Baka naman kaya sobrang maharlika is because sobrang specialized naman yung content. Kung hindi, kasi kung for, na lang sa iba. For a trainer for kasi, sure ang, yan ng iba. Ang isa sa mga considerations ng pricing for a course talaga is yung specificity tsaka specialization ng content. So kung very specific, very specialized, and very technical yung content, tapos talagang pinagbuhusan ng trainer, inaral, isa yun sa mga major considerations when it comes to pricing. So, kung masyadong mahal ka... Kailangan pa rin ako maniwala dito sa legit na to, ah. Kasi for me, wala akong kinoconsider na legit dito sa... Ang una ninyong tignan is yung content. No? Talaga, kapag very technical siya, tapos yun, tapos kung may pakikita sa inyo sa inyong credential... Yung tip ni Jeff noon sa previous video natin, hanapin mo na lang. Parang, dapat sa outline ng course, parang medyo easy siya sa umpisa, tapos pahirap yung outline. So, para alam mong nagpa-progress siya ng maayos. Ano ba yan? Mamamalo ka ba? Buti na lang. Parang pamalo. Ako yan. Buti na lang, di ako pumatol sa mga course offered online. Ay, hehe. Sa unang tingin kasi, very deceiving ang mga courses na offered nila. Correct. Kaya nga sa unang tingin, dapat inaaral talaga. True. Nakwento ko yung friend ko, di ba? So parang napag-usapan namin, napag newbie ka talaga, tapos una mong makikita yon and wala kang alam sa background nila, talagang madaling maniwala. Oo. Parang believe na believe ka dun sa success. Yung katulad nung yung admin nung group nung kaninang screenshot mo, sabi ko hindi ako believe dun sa success niya kasi alam ko kung saan nang galing. Alam ko na hindi naman freelancing nang galing. Tapos alam ko yung ginawa niya para magkaroon ng pera. So hindi ako believe sa success niya. Pero yung mga ibang newbie, yun yung una nilang nakita, mabibilib sila kung hindi sila magagano. Kung mag-filter, oo. Eh, siya pa naman post. Diba? Lahat nila pinupost. Na if it's too overwhelming and if it's too fancy, hold your horses. Walang ganun. Walang fairy tale. Hindi ito cupcakes and unicorns and rainbows. Ito, may sagot ako dito kay Sandra. Ano sabi ni Sandra? Haba? Kasi sabi niya, sa akin, okay lang naman magbayad sa training or coach if can afford ka at worth yung training since pinaghirapan din nila yon. Kaya lang kung nag-uumpisa ka pa lang, ang meron ka ay time to take your time to do your diligence. Do research, watch videos, join VA communities na align sa gusto mo matutunan. For me kasi, hindi ko pinaniniwalaan yung pinaghirapan din nila yon kasi yun yung tip natin eh. Yung mga ibang coaches nagnanakaw lang ng content. So for me, wala talaga akong maisip na legit kasi lahat, ewan ko, basta. Hindi ako, sa akin, ang kung mapapatunayan nila na if they attended some form of training, kung makapagpapakita sila ng certificate na umattend sila ng training na ganito, may certification sila from a legitimate certifying body, then I would believe na pinaghirapan nila na talagang nagsa-certify, then I'm very sure na pinaghirapan nila. Kasi pag sinabi mo lang, for example, magturo ka ng project management, tapos hindi ka naman PMI certified, hindi ka PMP, wala kang credential na project management professional, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi kailangan yun eh. No? Kailangan yun. So, pag napakita mo sa akin via credentials, that's why. No?
Kaya talaga importante na hingin ninyo at kailangang ibigay nila ang credentials nila sa inyo. Doon mo mapapatunayan kung talagang pinaghirapan nila yon. Ulitin natin yung tip natin na huwag kayong mahihiyang hingan sila ng credentials kasi karapatan nyo yun bilang magbabayad ka sa host nila. Oo. Kung ayaw nila ibigay, may red flag. Ano yung ginagawa natin? Red flag! Red flag! Yeah. Si Ara, ayun. Yung mga trainings sa Freelancing with the Heart po. Hindi. Start ka sa unit ng Freelancing with the Heart nandun from scratch kung paano mag-start. Ito, mm-hmm. Si Rome. Mimi. Ayun. Ganun po ako. Kwento si May. Bastos dito, nagbabasa si Jeff eh. Sorry. Hindi, Pepe. Ganun dali. Balik mo nga uli. Ano ba yun? Wala. San ba? Kay Rome muna. Yung kay Rome muna. Ayan. Ganun daw si Rome nung nag-start. Mangha. Namamangha daw siya agad. Tsaka naiingit siya sa kanila. O, next. Si May. May kwento. Ayan. Meron ako napuntahan. Hindi prepared ang mga speakers. Hindi alam ano isi-share. Wala man lang PowerPoint. Though may pa-Jollibee burger naman. Eh, hindi naman Jollibee yung pinunta mo dun eh. Diyos ko, kung ako yun ako nauntog. After shift, nabiyahe pa ako ng Manila ng walang tulog. Tapos ang pupuntahan ko, wala naman siyang napulot. O kasi kung ang totoong trainer, prepared. At ang totoong trainer, kahit walang, alam to ni Ray eh, tinasabi ko to sa mga trainers ko na trainers nila, ang totoong kahit trainer, kahit walang PowerPoint mo. Kahit sumabog yan dyan, kaya niyang ituro yan. Itutuloy mo pa rin. Unang-una scheduled yan eh. So you have ample time to prepare. So wala kang excuse na hindi ka prepared. Ulul. At may sinusundan kang at may sinusundan kang course curriculum. May sinusundan kang course sa offline. And kung sabihin na natin na hindi ka man, halimbawa, bigla ka lang natawag, replacement training. Yeah, I mean, replacement trainer ka. Since may course outline at expert ka sa field na yon, kaya mong i-discuss following the outline, kaya mong i-discuss yung lesson. Diba? Okay lang yan. Okay lang yan, May. Pero huwag mong tanggapin at ganan siya yung Jollibee Burger dahil bumiyahe ka ng Manila na walang tulog para sa Jollibee Burger dahil hindi yan sana maganda. Jollibee ka na lang dyan sa inyo. Okay. So, last word. Madam, gusto ko yung hindi puro rainbows, unicorn, samahan natin ng butterflies. Okay. So, doon tayo sa last word. I mean, last word tayo, tapos sagutin natin yung tanong, bakit importanteng mag-filter? Kasi baka naman iniisip ng mga alipores ng mga coaches dyan or ng mga ibang tao na just nag-nginiga lang tayo, we're just being negative. From with our last word, sabihin, explain din natin bakit kailangan mag-filter, lalo-lalo na yung mga newbies. Sige, madam, alam mo na yung order natin, ikaw mag-start. Yes. Hi, Basha. Gusto ko lang mag-hi kay Basha. Andiyan pa ba si Baby Boy? Hindi ko alam. Yata. Hi, Bebe Boy. Nangalis. Anyway. Nangalis, ha? Bebe Boy. Teka, bago ka mag-last read. Worth reading to. Wait. Si Gina. Meron nga din coach na nakakahanga kasi may results. Kaso napansin ko, same script halos ng international client ko. Hala. Buti nakasale lang siya nung nag-enroll ako. Nag-iisip ako kung mag-e-enroll ako kasi may reimburse sa company namin. Then, napanood ko to. Haha, I changed my mind. Wow, salamat. Congratulations. Nakatipid ka. Charot. Ito kami kinalaman dyan, ha? Charot. Joke lang. Hindi, pero mapapansin mo yan. Yung mga nag mga ibang coaches ngayon, parang Garvey wannabe. Makikita mo sa mga ano nila eh, sa mga post nila kung anong Gary B? Alam mo yan, oo. Si Gary B yung ano. Yung singer? Si Gary. Hindi. Last time, hindi ko mabanggit eh. Parang siyang ano. Si Gary B. Vayner Chok something. Ah, okay. Oh, si Vayner Chok. Okay. Got it. Raya. Hindi na. Binary show. Kailangan ko yung daga ka. O, dali na, Rhea. Final word. Tama, lalaklak muna po siya ng shock to. Kailangan ko mag-comment word.
Gusto ko lang dugtungan yung, kasi kanina ko pa ito gustong idugtong, hindi lang ako makasingi. Hindi kasi ako sinisay, hindi ako magaling sumingi. Hindi kasi alam mo, hindi siya makasingi kasi tsaka yung internet niya. Hindi natin narinig. Yung huling diniscuss mo lang, kasi gusto ko lang isingit yung tungkol dun sa mga naglipa ng coaches sa paligid, no? In an ideal world, of course, meron tayong mga coaches na kabayad-bayad naman kahit mahal. And na, ilang beses namin na-point out kung paano natin matutupin ito, kung ano yung mga courses na kabayad-bayad. But in a real world, lalo na sa freelancing world natin dito sa country, I'm sorry, mga coaches na naglalabasan and all, pero if I were to choose someone na masasabi kong legit, number one, pagdating sa legitimacy, sino makakapagsabi na license sila TV? Number one, legitimacy pa lang, X na. Sino? Like, raise your hand kung sino ka man. Number two, dun sa field, hindi ikaw kasali. Bakit may binibenta ka bang course? Wala, di ba? At kahit magbenta ako ng course, okay lang kasi yun ang trabaho ko talaga, trainer. Pangalawa, pagdating sa content, yung sinasabi lang expertise nila on that field, I'm sorry, pero sisihin niyo si Jeffrey kasi isa siya sa mga dahilan kung bakit ang taas ng standard ko pagdating sa trainers and coaches and mga gurus and educators dyan. But, personal note ko lang to ha, or personal opinion ko lang to, wala akong makita sa kahit sino man sa inyo na pasok sa standard. Ulit, sandali lang. Ang harsh lang yung line. Wala akong makita kahit yung isa sa inyo. Sino man sa inyo? Oo. Ulitin mo yung line na yun. Medyo naputol eh. Sorry but not sorry. Pero show natin to. Bakit ba? Ano? Gawa sila ng sarili nilang show. Show. At nautin nyo ako, keber. Pero wala talaga akong makita na masasabi. Mapapaniwalaan kung nag-declare na expert sila, na maniniwala kong expert sila talaga. I'm sorry. Wala. Yun lang. And pangatlo, ano kinalaman ko dun? Kasi nga, and kasalanan mo talaga kasi isa ka sa mga nag-set sa akin ng standards, ng mataas na standard kung paano tumingin sa mga educators and ano, trainers and whatnot. So, sorry ah. Dahil kaya kay Jeff. Nagsasorry ako. Nakita mo na naman yung kilay ni Misa. Ang taas na naman. Pero, naman yung mata. Mapaniwala ang expert talaga. Kasi sa dami ng inatenan kong mga forum na hindi ko alam kung bakit punta pa rin ako ng puntay, alam ko naman wala akong mapapala, hindi ko makuha yung mga sagot na gusto ko at yung mga knowledge na gusto ko. So, ayun lang. Final word ka na. Gusto kong maging fair, kaya pinupuntahan ko pa rin, kahit may duda ko. Gusto kong maging fair, pero wala talaga eh. Oh yeah, I tried my best. I really tried to get something, pero wala. So, hindi ako mag-apologize. Hi, Asti! Hello, bebe. Dali na, mag-final word ka na, bakla ka. Ayan ka niya. Nagising yung anong ko. So, ayun. So, ang last word ko, ang lagi ko lang tip kasi talaga is, number one, yun nga, uulitin ko ulit, if it's too flashy, if it's too overwhelming, if it's too exciting, hold your horses. Think about it a lot of times, give it a few days. If it's still something exciting, then make sure na alamin niyo yung reason kung bakit kayo excited. And yung reason na yun, kayo makakapagsabi kung valid yung reason nyo para maging excited o hindi. So, think about it, feel it, whatever. Basta don't be swayed sa mga rainbows and cupcakes and unicorns. So, number two, research. Number two pa lang pala. Day and day na meron tayong, na available lang internet, available lang mga information online, please research. And parang, para din lang yan pagkonsulta sa doktor, have multiple opinions, like more than one opinion.
have first opinion, second, third, para kang nagko-consulta ng doktor. Halimbawa, sinabi ni isang doktor may cancer ka, of course, hindi ka maniniwala agad, di ba? You go for a second doctor, for a second opinion, and third, and fourth, and fifth, until na masatisfy ka. Same thing with the coaches and the people that you will be following, the people that you will be listening to, and the people that you will see as your mentors. Make sure that hindi ka lang basta na-sway sa mga pangliligaw nila. Make check their validity. Check technical side. Baka expired na sila. Baka expired na sila or what. Pero yun lang. Make sure, be technical about things. Especially if it involves money or if it involves you paying for something, be technical on it. And, Okay. Ako naman, importante na marunong tayo mag-filter. Kasi nga, in this age, napakarami ng tao out there. There are so many people out there presenting themselves as an expert or a mentor that you should follow. And kayo naman at the end of the day, kayo naman mag-decide kung sino ang susundin nyo. But the more important thing is, with everything that's out there, you should be able to filter what is true and what is also true to you. So yun yung first tip ko. Always go back to your set of attitudes, values, and belief systems. Balik kayo sa mga pinaniniwalaan yung bagay at sa mga bagay na importante sa inyo. Ito bang pinakikinggan ninyo, ito bang sinusundan ninyo, itong nagsasabi sa inyo ng mga paraan kung paano umunlad at kumita sa freelancing, are all of these aligned with your own value systems as a person? Or itong mga bagay na to, they violate your value systems. Babalik at babalik tayo doon. Kasi if it takes away your core or your values as a person, then I don't think it's something that you should follow. Second is due diligence. Always, 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 like what Rhea said, do your due diligence, do your research. Tandaan natin, mahal ang pera, mahirap kitain ang pera. So kung titignan mo to as investment, kasi di ba, parang yun naman ang parating sinasabi ng mga coaches, eh. Think of this as your investment. But for any investment, ang kahit anong investment, pinag-aaralan ng mabuti. Walang investment na inilagay mo lang ng hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan, hindi ginawa ng research. So do your due diligence. Kasi nga, investment to, eh. Third, don't be afraid to ask back. Kapag ka nagtanong ka, sumagot sila, huwag kayong mahiyang magtanong uli. Ask for their credentials. Ask for their experience. Ask for anything. Because if someone presents themselves as an expert, they should have the data and the experience to back it up. And lastly, kapag masyadong hard sell, yung masyadong mapilit, masyadong pushy, I would suggest na you step back and reassess everything. Never decide on an emotional high. Huwag kayo mag-decide dahil masaya kayo, na-excite kayo, nalulungkot kayo, gutom kayo. Don't make that decision kasi kadalasan yung mga decisions na yun na pinagsisisihan. Again, hindi namin sinasabi na kami yung experts at hindi namin dinidevalue kung sino man yung nagpipresentang expert sa inyo. Ang sinasabi lang namin is it's very important to filter what you hear and what you follow because what you follow, pag sinunod nyo, may have a big effect on your freelancing career. And kayo din naman yung mahihirapan in the future. So, yun, that's it for me. Okay, so, before ako mag-last word, ipakita ko lang to. So, sabi ni Joey, kita mo ba? Ano? Ayan na. You're not negative. You're an eye-opener to all newbies like me. So, thank you daw. Tapos, salamat, si Joey. Yes, ako. Yes, agree. Really an eye-opener itong group. Ang dami ko natutunan. Worth it pagpuyatan. So, napaparamdam na sinapuyat na sila. Kami rin po. Si Lisa rin po. Hindi pa ako natutulog. Hindi pa ako natutulog kasi 7:40 na dito. So, yan. Malonzo Mark, hi! So, ayun. So, ako magla-last word lang ako ng maliit. So, sineseconded ko lang yung sinabi ni Madam Rhea na for me sa mga Pilipino, wala akong ma-recommend na legit na freelancing coach kasi most of them ay
nagtuturo ng business, hindi freelancing. Like for example, turo siya, ng dropshipping or turo siya ng agencies or outsourcing. So for me, hindi siya freelancing. So saka, para sa akin kasi kapag... Sorry, Anisa, parang isa lang. Sige, sorry. Sige. Hindi pa kasi exact science ang freelancing eh. Hindi pa naman siya exact science eh. Wala pa namang nakapag-determine na ganito yung eksaktong science ng freelancing na ito yung proseso, ito lahat. Kasi nga, in freelancing, so, maraming paraan. So, walang isang paraan na gumagana. Walang, kaya wala ka talaga walang makikita. Walang cheat sheet, walang roadmap, walang, alam mo yun? Walang, walang isang rubok. Paraan. Oo. So, ayun. So, yun. Walang legit. So, sa para sa akin pa rin, the best teacher is kumuha ka ng client tapos actual mo siyang matututunan. So, natututunan mo na siya nababayaran ka pa and na-enhance mo yung skills mo na magagamit mo sa next clients mo. Tapos, for me, yun nga, dahil hindi siya exact science, sabi ni Jeff, so you can start by yourself sa basics. So, for me, never ka talagang magbabayad kung basics lang yung matututunan mo. Kasi matututunan mo yun. For free sa mga articles, sa mga YouTube or sa mga ano to? Freelancing sa Freelancing with the Heart. Oo. Yan. So, for me, okay lang din magbayad kung skill up na. Basic talaga no-no for me. Hindi ako nag-encourage na magbayad ka for basic knowledge ng freelancing. Kasi for me, i-experiment mo yan. Hindi ako naniniwala na yung nag-work doon sa isang tao is mag-work sa lahat. So, parang sarili mo, walang one size fits all dito eh. So, sarili mong journey ito, yung basics lang yung kaya, yung kailangan mong i-equip yung sarili mo, like yung soft skills, yung mga kailangan mong attitude na meron ka, yung communication mo dapat maayos. So, yun, i-equip mo yung sarili mo ng ganun. Tapos, punta ka sa journey mo by yourself, hindi yung kung ano yung tinuro ng ibang mentors. Tapos, lastly, look for someone who will keep you grounded. Wag kang mag-look up dun sa someone na everyday na lang binabrag niya kung ano yung natutunan niya. So, eventually, you'll get tired of hearing that. So, you have to have someone na parang yung nakaka-relate ka or yung laging i-remind sa'yo na keep your feet on the ground, gano'n na hindi yayabang, hindi ka... mapapariwara, ganun. Kasi for me, yung mga ganong tao na fina-follow, yun yung pangmatagalan. Kasi kung kunwari, doon ka naka-follow doon sa puro yabang na rates, paano pag naabot mo na yung rate na gusto mo, edi wala na siyang value for you, di ba? So, look for someone na pang long-term. Yung parang napag-usapan na natin sa relationship yan. Lang yan. Mm-mm. Saka napag-usapan na natin yan. May isang episode kami about choosing the right mentor for you. Yes, oo. Huwag kayong humanap ng expert, humanap kayo ng mentor. Oo. So, hahanapan ko siguro ng time na i-collate sa isang album sa page yung mga links natin. Kasi. Kasi for now, nasa YouTube. Kung gusto nyo punta kayo. Kung gusto nyo manood, nasa YouTube yung mga past videos natin. Kaya lang kasi, halo siya dun sa freelancing videos ko. So, kailangan yung hanapin yung picture ng cover photo na nandun kaming tatlo para makita nyo yung DMM. Sa hanapin nyo yung kulay yellow-green, yung buhok neon green yun. Ang nagagawa ko para ma-search ko yung mga videos eh sa YouTube, ang hahanapin ko yung daldalang may matututunan. Tapos meron at merong isang video. So, i-click ko yun para mapuntahan ko yung channel. Oo, tapos may playlist naman yun. Tuloy-tuloy na siya. Para mapuntahan ko yung video. Oo, so siguro basahin natin kasi Abigail, new name. Para ngayon ko lang siya nabasa. Bago tayo mag-end. So, sad reality na karamihan sa newbie ang basis is yung mga sinasabi talaga ng coach, most especially sa kitaan nila sa freelancing. So, meron naman talaga, pero it takes time para tumaas ang rates. It depends sa dedication, quality of work, at tamang attitude. Yes. Correct. Tama so, yan, Abigail. Kapag yung coach mo is hindi naman tinuturo yan na nasa quality of work, nasa dedication. Kasi, mostly dyan sa mga coach na yan, hindi nila imi-mention na it takes time eh. Kasi, pag sinabi nilang it takes time at hindi agad-agad, may possibility na hindi mag-enroll yung student eh. So, wini-withheld nila, wini-withhold nila yung information na yan para hindi may mag-turn na-ala. Off yung client, ay yung customer, ay yung buyer. Sige, sige. Meron isa na, meron silang, sa isang group, meron na naman silang inuulam na newbie
na tumanggap ng mababang rate. Na parang sobrang baba daw nung rate. Eh, first, very disappointed na yun. Although, para sa atin, mababang rate. You will be technical on it. Talaga. Pero, tinanong ko siya, sabi ko, ikaw, it's just a matter of how you see things eh. Mamili ka. Magbabayad ka ng course para matuto. Or, tatanggapin mo yan na kumikita ka ng maliit at the same time natutupo sa client. Mm-mm. Negative ka na kasi pag nagbayad ka eh. Ito, may dagdag ka na. Kasi, eventually, pag natuto ka naman, sa palagay mo ba, mas makukontento ka sa ganung rate? Siyempre, hindi, mm-hmm. Diba? You will upgrade your skills. You will upgrade yourself eventually. Pero, mamili ka. Magbayad ka ng course para matuto ka or take that, ano, yung medyo mababang rate. So, at the same time, natututo ka sa client, nababayaran ka pa kahit konti. Kasi actual pa, oo. Actual mo siyang magagawa. Tsaka, isa rin hindi talaga pwedeng i-judge ng mga tao is yung circumstances ng bawat individual. Iba-iba kasi yung circumstances natin eh. So, hindi natin alam kung bakit, kung ano yung circumstances ng tao, bakit kumuha siya ng mababang rate. We might, baka akala naman natin, okay lang sa kanya. Baka naman siya mismo, hindi niya masikmura yung mababang rate. But, there are certain circumstances in the people, in the person's lives na napipilitan siyang kumuha noon. So, who are we to judge other people? Kawawa based naman on siya what kung napilitan accept. Na pala siya tapos binuli oh. pa siya, diba? So, I mean, lalo na siyang, alam mo, lalo na lumiit yung tingin niya sa sarili niya kasi liit na liit. Sarili niya, napipilitan siyang tanggapin yun kasi kailangan. Tapos, di lalo na siyang liit na liit niya, di ba? Oo. So, again, be nice lang tayo and spread love. Be kind, though. Be kind. Okay, so, I mean, kasi, sa amin tatlo, mahirap yun kasi hindi talaga kami kind. Tsaka hindi po kami ang ilaw sa madilim na mundo. Namin bastos kami. Hindi po kami ang ilaw sa madilim na mundo ng freelancing. Yung noo lang po ni Rhea. Kung tinanggap man nila yon, wala kang pakialam. Ganun kasimple yun. Oo, bakit? Hindi bakit ka ba nagpapakain? Hindi naman sa'yo galing yung $3, ah. Diba? So, oo. At saka, hindi naman sa'yo ibabayad yung $3 sa kanya. Pakay mo ba? Ang problema mo. Ayan na naman. Uminit na naman ang ulo ni Madam Tusha. Ayan na. Mainit na yung ulo ni Madam. And 100 minutes na tayo. So, magbabayad wow, na. Tapos, yes. Oh, so ano kita-kita tayo ulit next week. Ang ideal day talaga natin is Monday. Pero, depende lang kung mayroong clients at i-move natin. Pero usually Monday 9 p.m. So i-announce natin kung ano yung next topic natin. So kahit na ganito lang tayo nagbabaklaan, pero proud kami na yung topics namin is from us talaga. And yung mga tinuturo namin or mga sinasabi namin is based from experience. Hindi kami kumukuha sa blogs and sa ibang outlines para ipa-mood-mood sa inyo. So, sariling ano to, sariling ideas. So, kung may ideas kayo na gusto nyo yung topic, bago tayo mag-end, good evening, good morning, or good afternoon dun sa mga alipores ng coaches na manonood dito at kukuha ng notes. Oo. So, galingan yung notes nyo. Siguraduhin nyo magaling yung pag-notes nyo, ha? Para maganda yung report nyo sa coaches nyo, kamote. Okay? So, yun. Gagi, yun yung susunod nating topic. Yun yung susunod nating topic. Better note-taking. Oo. So, ay, maraming masasabi dyan. Pag nirelay nila sa iba yung pinag-usapan namin dito at nilagay nila sa mga courses nilang pinababayaran sa inyo, eh, tama naman, hindi yung mali-mali. Oo, siguro hindi nyo maayos kayo mag-notes, ha? Siguro, sige, itatopic natin sa future yan, paano mag-notes, para maturuan natin sila at hindi naman maliwaliw yung, maligaw yung kanilang I-re-refresh sa kanilang ko, coach. Ano, yes. I-re-refresh ko yung steno skills ko. I-share, ituturo ko sa inyo. Oo, sige. Okay. So, good morning and good night and good evening. Kung ano. Bye! Salamat. Bye, bebe boy. Nandiyan ka pa, bebe boy. I miss you. Bye, bebe boy. Hello. Huwag ka mag-inig sa akin. Hindi ko alam. Bye. Bye-bye. Okay.